Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Walang mapagsidlan ng galak ang mga mag-aaral mula sa isang Aeta Community sa Tarlac nang sila ibigyan ng libreng photoshoot para sa kanilang graduation. Ngayong umaga, kikilalanin natin ang binatang photographer sa likod ng mga litrato nagpapakita ng matatamis ng ngiti at pag-asa. Mga kapuso, Dwayne Joaquim Castro. Good morning, Dwayne, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning rin po, Kuya Haro. Ayan, napakaganda naman ng gising natin. Well, how's your morning so far, Dwayne? Ayos naman po and inspired pa rin every day. Yan ang importante. Every day, merong purpose at inspired to go through the day. Well, apparently, Dwayne, isa ka pa rin estudyante sa ngayon, right? Apart from being a student, you are also a photographer. Am I correct? Yes, ayun. Kuya Harold. Kailan nag-start yung passion mo for photography? Since 15 years old po ako, nag-shoot na po ako ng mga events like birthdays, debut, any events na kailangan po ng coverage. Now, ang pagmamahal mo sa potograpiya ay ang pagmamahal din kasi Dwayne na nag-udyok sa'yo para magbigay ng free photography services sa mga estudyante sa isang Aeta community dyan sa Capas, Tarlac. Saan ito particularly, Dwayne, at bakit mo ginawa ito? It is on sa sitio Manabayukan, Barangay O'Donnell. Kilala siya dito bilang Barangay Patli. So ano yung nag-prompt sa'yo to give them that free service? Bale, yung story kasi niyan on paano ko nakilala yung Manabayukan is we had a project sa school namin. So pipili kami either webinar or outreach. Ngayon, napili ng group namin is outreach program. So hindi lang basta outreach program yun. Sa bali, nag-research rin kami sa mga taong andon kung ano yung mga needs nila and kung paano sila, bakit sila yung napili namin na bigyan. Nagkaroon kasi ng sakit si mama and kailangan siyang operahan. So that time, hindi ko alam saan ako. Paano ako makakatulong, lalo na sa financial, di ba? So, yun, luckily, nilibre siya ng mga doctors. And sobrang thankful kami doon. Doon ko na-feel talaga na anong magagawa ko in return, di ba? To bless other people din. Since, yun, I'm a photographer and passion ko nga to. Naisipan ko, naranasan ba nilang pagkaroon ng graduation pictures, ganyan. So, ayun, kinontak ko ulit yung head teacher nila. And inalam ko kung anong date sila aakit ulit ng bundok sa Manabayukan. And dito na nag-start na i-push ko talaga bilang, yun, thank you rin. And syempre, na-bless kami dahil dun sa operation ng mom ko and why not bless other people then since yun yung kaya kong ibigay. At alam ko, Dwayne, sariwa pa sa'yo yung mga kanilang galak, yung kanilang level of joy. Ilarawan mo naman sa amin kung ano yung pakiramdam mo noong makita mo ang kanilang reaksyon at pagtanggap sa iyong ginawa na pagtulong o yung free photography services para sa kanila. Nung umakyat kasi kami is kasama namin yung mga teachers ng Manabayukan na umakyat doon. And kasama ko rin yung girlfriend ko, siya yung nag-assist sa akin sa setup. And thankful rin ako sa mga ganong teachers na sobrang passionate sa career nila, sa pinili nilang landas sa teaching. And doon, while sinishoot ko sila is parang yung iba nahihiya, hindi nila alam kung paano mag-post, gano'n. Sobrang supportive ng mga teachers
kung paano sila ayusan, ganun. And pinaka natuwa talaga ako is after nung shoot, kumakain kami doon, syempre after nung shoot, parang pahinga muna. May bumalik na bata, nag-abot siya ng maraming pako. Pako yung tawag doon. Yeah. Parang fern. Oh, yeah. So, yan yung parang yun yung kaya nilang i-give back as a thank you. So, ayun, nakaka-touch lang ng sa puso kasi kahit sa simpleng bagay na alam nila, ganun sila magpasalamat. Pagpalain ng Panginoon ang gawa ng iyong mga kamay at syempre, maraming salamat for being a blessing to people. Thank you po.